doon sa calibration, meron kasing mga merong mga tinatawag na continuous variables sa control system, kasi under to ng control system, di ba? Yung control system, ibig sabihin control system engineering, instrumentation, calibration, no? At yun ang topic natin last time. Konti lang naman to, no? Pag sinabing continuous variables, dalawa kasi ang mga variables, no? So, we have two variables, no? Let me change yung color. Mahalaga lang kasi ito eh. When we talk of variables in instrumentation or control engineering, we have two. One is discrete. Ano ba yung discrete? Pag sinabing discrete, yun yung tinatawag na remarkable, no? Sa salitang English, non-technical, yun yung kakakaiba, yung kitang-kita mo agad yung kaibahan, no? Remarkable or yung obvious, conspicuous, no? So sa madaling salita, sa control system or sa instrumentation, yun yung nag-hold lang ng dalawang values, which is discrete devices ang tawag, pwedeng on or off, yan. Or 1 or 0, di ba? High side, low. Discrete. When we talk of continuous, no? Pag ginraph mo yung continuous sa x and y plane, for example, this is our x, this is our y. So, continuous siya, no? You cannot measure even the difference between the two points. Now, for example, I have here, and then I have here, I have here, I have here. Now, so, nag-iiba-iba sila, no? Hindi sila linear. And those continuous variables are devices, no? Mga devices to na mostly ay tinatawag na analog, no? At yung mga device naman dito sa discrete ay tinatawag na ano to? Ano ba yung kabaliktaran ng analog? Pwedeng, digital. Digital, no? Kasi 0-1, no? On-off. Or, yun nga, discrete. Ibig sabihin na discrete factory floor devices, madali lang siyang malaman, no? Mataas, mababa, patay, o nakasindi. Ganun lang ang mga description niya. Ngayon, itong mga analog sa instrumentation and control na actual, karaniwan ay mga apat lang, no? There are so many others, but they're kind of hindi masyadong ginagamit or ginagamit sila sa mas complicated na mga proseso. Sa mga simpleng proseso, laging ganito, no? Meron kang pressure, level, flow, temperature. Yan. So, itong mga to, class, pag minessure mo yan, di ba, pag nagme-measure tayo sa fluid mechanics, tsaka sa mga, ano pang subject natin? Mga machine laboratory, ME Lab 2, 3. We are using a formula, no? Halimbawa, ano ba ang, paano mo ba kukunin ang pressure? Apaw. Anong formula ng pressure? Ano bang naalala mo ba? Pressure equals force over area, sir. Over area. Di ba? Yun. E paano pag dumadaloy? Di ba? Planta kasi yan eh. Planta, di ba? MLO tayo, di ba? Mga industry to eh. Paano dumadaloy ang isang liquid sa isang tubo, di ba? Halimbawa, gumagawa ka ng beer o ng alcohol
ng mga kung ano-ano pa, mertiolet o mga gamot, di ba? Siyempre, sa mga tubo yan, no? Paano mo malalaman yung pressure? Kailangan mo malaman yung force, di ba? Kailangan mo maraman yung area. So, hindi ka naman pupunta ron, kukunin, kukuha ka ng caliper or sinasawag na micrometer para kunin mo yung area, no? Kukunin, ba, eto yung tubo. Daming tubo dyan, sa planta, eh. Alang naman kunin mo yung mga ano niyan. Di ba? Kukunin mo yung diameter, no? Para makompute mo yung area, pi d square over 4. No, walang gumagawa ng ganun. Kasi ngayon, meron na nga ang instrument, no? So, meron mga pressure transmitter, no? Pressure sensor, ganun, no? Level transmitter, mga flow meter, no? Mga flow, siyempre pag flow meter, no? Ito, mga level sensor. Yung mga nagsusukat nitong mga variables na to, no? Pressure ano to? Transducer, no? Pag sinabing transducer, sensor din 'yon, no? Flow meter, 'yan. Temperature, 'di ba? Ano 'yan? Maraming temperature sensor, no? Ang tawag diyan ay mga thermostat or thermocouple, 'di ba? 'Yan 'yon, no? So ang gusto ko lang bigyan ng pansin dito ay lahat ng 'yan, 'di ba? Hindi na mini-measure 'yan ng manual. Mini-measure 'yan. Nilalagay mo yung device dito, no? Lalagay mo yung device diyan, no? Magbubutas ka diyan or mayroong something na mga mounting na para makuha mo yung flow, ba? Yung flow meter. So kukuha ka diyan ng ano, nakalagay na diyan, no? May flow meter na diyan, no? May mga magnetic flow meter. Makikita mo na dito yung pressure, yung flow, no? Walang engineer na magsusukat, ha? Paano mo masusukat yung mga diameter na yan tsaka yung mga force. O, paano makukuha yung force dyan? Diba? Gagamit ka pala ba ng mga calculus? Walang gagawa ng ganun. Kaya nga na-invento na yung mga devices. Ngayon, ang tawag dyan sa lahat na yan ay ganito. Data acquisition system. No? Data acquisition system. Yan, DAQ. No? Ngayon, halimbawa, may mga standard yan. Halimbawa, ang pressure is analog, tapos may katumbas yan, there is this exact equivalent sa electrical signal. Kasi kinoconvert yan ng electrical, no? Gusto ko lang idiin. Hindi tayo puro libro dito, ha? Inaaral natin yung actual sa planta. Yung mga physical na mga phenomenon, tsaka variables like pressure, flow, temperature, level, vibration, kahit na ano pa yan, ikino-convert yan sa tinatawag na electrical, no? Eto. So, yung pressure, iko-convert mo sa electrical. Yung temperature, iko-convert mo sa electrical. Yung flow, dapat ma-convert mo sa electrical at kung ano-ano pang iba, no? Ano, ngayon, ang tanong, the next question is, ano ba yung mga electrical signal? Ano yung mga electrical signal? Siyempre, yung electrical signal ay yung mga common ay ito, di ba? Iko-convert mo yan sa current, iko-convert mo yan sa voltage, iko-convert mo yan sa resistance, or ano pa, dun sa mga inductance, no? But the most common is itong dalawa, no? Current tsaka voltage, no? Ngayon, malayo masyado yan, no? Malayo masyado yung pressure, di ba? Yung pressure, ibig sabihin yung pwersa per unit area, paano napunta sa current, no? Kaya kasi nga naka-calibrate, 'di ba? Yun yung point ko. Naka-calibrate 'yon sa standard ng calibration based dun sa behavior ng isang equipment or device, okay, no? So I think to give you a good background para magbigay muna ako, no, para at least naintindihan niyo yung pinag-uusapan natin. Let me go to the Meron tayong i-discard ko muna 'to, no. Meron akong mabilis lang 'to. May ito.
Naka-share na ba ako, class? Hello? Sir? Naka-share ba ako? Nakikita niyo screen? Yes, sir. Yes, sir. So, meron dito na, ano to eh, dapat data acquisition, etc. Para lang nagkakaintindihan tayo ha, at hindi puro abstract ang pinag-uusapan. Data acquisition. Pero pwede kayong magmerienda, okay lang ha? Habang nagkakas eh. Kasi walang time-time eh. Tingnan dito yun, no? Yan. Sa chapter 7. Yan, no? So, ganito yung gusto kong ibig sabihin. Yung mga planta, marami yung, ano, yung marami yung mga tinatawag na sensors or transducers. Ano yung mga sensors at transducers? Yun yung mga devices na kumukuha ng mga data. Ano ba ang mga data na dapat makuha sa isang planta, halimbawa sa planta ng beer, ng coke, ng pintura, o ng mga pagkain, o ng mga fluids o gamot. Ito yun, no? Tinan nyo. Kailangan makakuha ka ng flow, di ba? Sinabi ko sa inyo, humidity. Alam nyo naman yung humidity, di ba? Yung moisture content sa hangin. O paano mo ma-measure yan, di ba? Ang tawag doon ay hygrometer. Pero yan, mga sensors na yan. At yung mga sensors, nakadikit yan, naka-attach yan sa tinatawag na computer at may tinatawag na software. No, hindi yan, hindi maintindihan yan kung walang software, no, or firmware, no. Load cell, yan yung nagme-measure ng force kung gaano kabigat yung isang bagay, halimbawa yung bigat ng isang kaban or ng isang truck, no, load cell yon. Mga potentiometers, ito naman nagko-convert nung sa resistance, pressure, vibration, temperature, no. So ito yung gusto kong bigyang pansin, no? Gusto ko tong bigyang pansin, no? Ngayon, tingnan niyo yung ano, yung range, no, ayan. Pag sa voltage, ano ang range na kino-convert yung mga physical variable? Tapos pupunta na tayo sa calculation, no? Ano yung mga range? Tina mo, ayan, no? 0 to 10 volts, 0 to 5. Tapos, 1 to 5. Then, eto, mga current. Tina mo. I-share ko lang, dahil nagtrabaho naman ako sa industry. Pag sa current, no, ang industry standard, makinig ha, hindi nyo ito matututuhan sa ibang ano, sa ibang profesor, no, na libro lang ang alam. Dapat nagtrabaho muna siya sa ano, sa field, no? Kasi ako nag-aral ako sa Japan ng instrumentation, no, kaya alam ko 'to. Tsaka may mga project, may mga on the job ako na ano, no, kaya may background ako dito. So pag industry standard 4 to 20 milliampere pag sa current. Kapag dito normally 0 to 10 volts, 'yan. Ngayon, pag sa compressed air, yung ni-report ni Janine, ang tanong kasi, ano ba yung range ng hangin
kadalasan no sa tinatawag na instrumentation sa hangin. Kasi may range lang 'yon, may range. Hindi pwedeng tumaas nang tumaas, no? Para ma-convert mo sa instrumentation. Ano 'yon? Mula 3 pounds per square inch hanggang 15 pounds per square inch. Ay, inch 'yan. Paulitin ko, ha. Ito yung mga conversion. Halimbawa, sa voltahe 0 to 10, 4 to 20 milliamps. Pag current, ito naman ay compressed air. Bakit ko dinidiscuss yan? Last time kasi, di ba, pag makikita nyo dun sa mga instrumentation drawing, merong IP. Ibig sabihin itong IP, current to pressure convert, mako-convert yan, no? Ito naman, P to I, pressure to current, no? Current to pressure. Ibig sabihin, mako-convert mo, pag sinet mo yung current mo, ibibigay niya yung pressure na kaakibat noon. O pag sinet mo yung pressure, meron siyang current na equivalent, no? Yun ang point natin. Ngayon, current to pressure, pressure to current, tas meron din voltage, no? Pwede mo i-convert yung voltage sa temperature, then yung temperature sa voltahe. Okay? O, para mabigyan kayo ng idea, no? O. Para nagkakaintindihan, kasi baka parang abstract sa inyo. Yan, no? So, puntahan natin ito, no? Tignan mo, what is the standard, pressure of air in instrumentation and control? Ayan. Oh, tama ba 'yung sinasabi ko? Pakibasa sa mga alikain. The most common range of air pressure for industrial pneumatic instrument is 3 to 15 psi. An output pressure of 3 psi represents the low end of the process measurement scale, and an output pressure of 15 psi represents the high end of the measurement scale. Ano daw yung range? 3 to 15 psi. O, di ba? Eh, kasi yan nga ang ginagamit sa industry. At yan ang nasa Japan ako noon sa Mitsubishi, no, na doon kami nag-OJT. Saka lahat ng mga controls, mga robots, mga Yokogawa, lahat ng mga ano, no, pati mga American companies. So, ito ay actual, no? Pag kinlik mo yan, tinan mo. Ito yung mga sinasabi ko sa, ano, kay ano yan, sino nag-report nun? Si Janine yata, no? So, pag kinuha mo to, para maintindihan mong mabilis, no? Ilagay ko lang to rito. Diniscard ko pala, no? Anyway, dito ko nang lagay. Oh, tingnan mo yan, ha? Para lang maintindihan, bibigyan natin ng sample, no? Yan. Oh. Yung ni-report ni Janine, general masyado 'yon, no? Pero pag nag-aral ka talaga ng instrumentation at control, especially instrumentation, napakarami noon, no? Katulad nito, naintindihan mo ba 'to, Janine? Dahil ikaw 'yung nag-report, eh. Anong function 'to sa instrumentation? Alam mo ba 'yan? Hindi daw. Okay, wala. So nakita mo to, Janine, at saka ano ba 'yan, si Pau, tsaka si Alekain, nakita mo 'yan? Yan, ibig sabihin diyan, no, ito yung tinatawag na linearization, no? Yung may square root, no, kasi yan ang inaral namin sa Japan, eh, no? Complicated. Napaka-complicated na, no? Yung inaaral natin na mechanical, simple lang 'yon, 'di ba? Ito yung mga boiler capacity, kung ano-ano pang mga, di ba, ganyan. Pag nag-aral ka ng instrumentation, mas mahirap. Kasi inaaral mo kung paano tumatakbo yung ano at paano mo i-control.
Sa mechanical, hindi mo inaaral yung paano mag-control. Inaaral mo lang kung gano'y yung level, gano'y karami yung fuel, di ba, mga ganon. Eto, aaralin mo para maibigay mo yung desired value. So, kailangan mong gumamit ng linearization. Ayan, no? Ang ano nun, ay square root, no? I-extract mo yung root. Yan. O, katulad nito, FT. Ano yung FT? Nandi dyan, no? Ano yung FT? Flow transmitter. Ano yung ganito? Pag may ganyan, ano daw yan? Nasaan na si Janine? Janine, ano to? Yung merong dalawang ano? May dalawang linya? Nagte-text ba si Janine? Kasi si Janine na nag-report. No, sir. Oh, ano daw? Ano ibig sabihin yan? Electronic signals daw po. Sabi ba electronics? O yan. So, ibig sabihin, may electronic signal na dumadaloy dyan kasi mga sensor yan eh. Electronic or electrical. Di ba? So, may dadaloy dyan na electrical para ma-read. No? Kasi ito, flow transmitter. O, hindi naman niya ibibigay yung mismong tubig or yung steam. Kailangan ibigay niya yung flow. No? Yung, ano ba yung flow? Meter cube per second or liter per second. No? Ito naman, LT, level transmitter. Ibig sabihin, yung sensor niya, yung nakuha niyang level ng steam drum, dalawa kasi yung boiler, eh, di ba? Steam drum tsaka mud drum, no? Ito yung nagiging steam. Tapos yung mga excess, tsaka pag nagpapakulo pa lang, mud drum. Ito yung burner, no? Burner, yan. Ngayon, eto naman, feed water control valve, no, sa mechanical engineering ang inaaral lang natin, may pump, nagbibigay siya ng flow ganyan, 'di ba? Pero hindi natin inaaral yung valve na napakahalaga, 'di ba? Yung ni-report ni Janine, merong process control valve, eto 'yun. Feed water control valve, yung tubig dumadaloy diyan. Eto may stem, 'di ba? Diniscuss ko na last time. Eto yung bumababa, tumataas, siya ang nagdidikta kung gaano karaming flow, no? Ang ia-allow niya. Yan 'yon. Ano nagko-control sa kanya? Hangin, no? Darating din yung hangin, tapos 'yun ang nagtutulak, pababa, pataas, no? Ayan, no? Ano 'yan, level controller, no? Tingnan mo, 20. 'Di ba? Bakit 20? 'Di ba? Kasi may corresponding 'yon, may corresponding na 'di ba? In this case mas mataas na eh, 'di ba? Ang standard kasi ay 3 to 15. Of course, pwede mong i-calibrate 'yan ng mas mababa or mas mataas konti. In this case, ang ginamit niya is 20. No, pero ang kadalasan is 3 to 15 PSI. Ibig sabihin hangin niya na kasi P is pounds, no? Pounds per square, yung S tapos inch. Okay? So ganyan 'yon, no? 'Yun ang point ko. Ngayon, ang point ko rito ay paano mo mako-convert yung isang level from one to the other. So magbigay tayo ng problem para mas makita natin, no? Yung point ko lang, no? Para maibigay ko na yung floor kay Pau. Ganito, no? So ano yan? Process. Magagawa na lang ako ng sarili kong problem, ha? Control valve, di ba? Control valve driven by pneumatic, no? Pneumatic has an operating or working, di ba? Operating kasi yung ginagamit, no? Working pressure off. Oh. Ano yan? 12. Di ba? Nakalagay dun sa planta kanina, 20, no? Sa akin, ano ba? 12 lang. Yan. A process control valve driven by a pneumatic. Ibig sabihin ng pneumatic, compressed air. Dapat alam mo na yan. Has an operating or working pressure of 12 PSI. No? So, may corresponding 12, ano yan, no? Yung 12 PSI. Then, what is the
equivalent output in ano? Current, no? Milliampere. Yan. So, ito yung problem natin, ha? Kasi hindi tayo pwedeng puro salita lang, no? Alam ko, reporting to kasi ME law, eh. Pero hindi mo maintindihan yung mga law kung hindi mo alam yung detalye. No, para ka lang nagbabasa, nagsasaulo, pero walang laman. Walang sustansya yung kaalaman mo, no? So, ganito. Meron daw control valve. Yung kanyang function ay nakakalibrate, no, yung working pressure niya sa 12 PSI. Oh, tinatanong ka dahil ikaw yung mechanical engineer na nag-major sa instrument, no? Halimbawa lang, no, kasi nag-aaral tayo ng instrumentation tsaka control, tapos meron din sa ME law na instrumentation. No? Tinatanong ka, you are being asked, what is the equivalent output in current kung merong 12? Paano mo sasolve to? Simpleng calibration lang yan. Oh, tutulungan ko na kayo, no? I'll help you. Unang-una, you have to know two variables that are involved. One is pressure, no? Ibig sabihin, ito yung pressure na hangin na nagpapangyari na bumukas tsaka sumara yung valve. Pero sinong magpapabukas tsaka papagsara ng valve? Eh, syempre, ano yon? Yung electrical signal. Pag ganitong kuryente o milliamp, ganito yung opening. Ganito yung pressure. Pag ganitong kuryente, ganito din yung pressure. So, yung pressure, depende yan sa opening. No? Kasi, di ba pressure is force over area nga? Ano? So, yung area or yung opening, yung diameter, may kaugnayan yan sa pressure. Anong nangyari? Pag maliit ang pressure, down, malataas ang... Ay, pag yung area ay maliit, mataas ang pressure. Pag ang pressure naman ay down, mas malaki yung diameter. Di ba? So, related yan, no? So, dapat malaman mo yung pressure tsaka milliampere. Ngayon, ano ang kinalaman nila? Meron daw tayo dito, no, ano yung pressure natin? 12. Ano daw yung equivalent ng 12 sa kuryente? Pag yung pressure mo ay 12, no? Pag binasa mo yung pressure mo at 12 PSI, dapat alam mo yung milliampere na current. O dapat punta ka sa standard. Ano ba yung standard na binanggit ko diyan sa slides kanina? Pag sa pressure, no, yung pneumatic pressure, pneumatic to, ah, air. Ilan? Anong range? 3, 2? Pinabasa ko kay Alekine? PSI. Pag milliamp, ilan? 4, 2, 20 milliampere. No? 4 to 20 milliampere. Pag ayaw niyong maniwala sa teacher nyo, di tingnan natin dito, no? What is the standard current range in ano yan? Instrumentation and process control. Tatanungin mo na lang yung ano, yung Google, no? Mabilis pa. Oh, basahin. Eh, no? Diba? Ayan, instrumentation basics. Pag meron ka na 3 to 15 PSI, anong equivalent? Basahin na lang. Ilan? Ilan? Ano? Janine? Ay, ano? Pau? 4 to 20 milliampere. So, yan. Bakit natin ginagamit ang 4 to 20 milliampere? O, di yan. Basahin mo na lang. Kasi nandyan din yung tanong, eh. O. Why do we use 4 to 20 milliampere in instrumentation? Di ba instrumentation ang pinag-uusapan natin? Mga batas nga lang. Pero hindi mo alam yung
babasa ka lang ng batas, hindi mo naman naintindihan kung anong detalye, kaya ito na nga pinag-uusapin, no? The pros, ano ba yung pro? Advantage. For the 20 milliampere current loop, no, ang tawag yan, mga looping kasi yan. Pag inaral mo yung mga instrumentation, mga loop yan, pressure loop, current loop, no? Iba-ibang loop yan. Is the dominant industry standard, is better for long distance, no? Ibig sabihin kahit na malayo, ano pa rin siya, stable. Is the simplest to contact, connect, and configure. So pag bumili ka ng mga sensor, class, bili ka ng mga sensor, nakalagay doon, 4 to 20 milliampere, 1 to 5 voltage, or okay, kumisan, 0 to 10 voltage, naka-standard na yon, no? The simplest to connect and configure uses less wiring. Bakit daw? Kasi less wiring than similar systems and is very easy to troubleshoot for common problems like broken wires, no? So, nasagot na, di ba? Yan. Eh, no? 4 to 20, analog or digital? O, anong sagot mo dito? Sagot dito. Dominant standard industry. So, ibig sabihin, ito kasi yung ano, ito nga yung pang-convert kasi nga analog nga to, no? Pwede nating i-convert sa mga digital, no? Sa mga 001, wala namang problema dyan, no? Hmm. Oh, what is 4 to 20 milliampere output? Current loop output is a type of electrical signal that is used in a series circuit to provide a robust measurement signal. So, ito yun, no, yung sa output niya. Okay, tama na yan. Pinatunayan ko lang sa inyo na yan ang standard sa buong mundo. No, hindi ko yan hinuhulaan. Inaral ko yan sa Japan, sa Germany, no, tsaka dito, sa ano natin, sa bansa. Maraming mga nag-offer naman ng instrumentation. Okay, convert na natin. Paano natin i-convert yung ano bang given natin dito? Class, ito, 12, no? O, papakita ko na lang para mabilis tayo. Para bibigyan na natin kay ano yung ano. O, ngayon. Ang tanong basically is how to convert, ano yun? 12 PSI, pressure yan ha, to, ano? Milliampere. O, ngayon. So, di ba sabi ko, dapat meron kayong tinatawag na variable na alam kung saan i-convert niya one from the other, right? Eh, di ba, ito yung ating pressure sa left. Ang ito naman ay sa right. Ano yun? Current, right? Ang ating unit sa current ay milliampere. Ito naman ay PSI. Oh, anong gagawin natin? Ilagay natin yung mga given. Ang given natin dito ay 12. No, yun daw yung ginagamit sa pagbukas, pagsara ng valvula. Right now, ito yung tinatawag na working pressure niya. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na set point niya, no. Yung planta, kung anumang planta 'yon, ngayon nag-ooperate 'yan, no, sa ganito. In example ko lang, no. 12 PSI, paano mo siya maiko-convert sa milliampere? O sabihin natin, milliampere ay X, no? O di ba dalawa lang ang given, paano ka niyan? O paano, Pao? Pwede sir mag-set ng variables. Anong variables? Di ba nandun na nga, ang gagawin mo, Pao, ilagay mo yung range. Ano yung range pag, yung air pressure na kadalasang ginagamit sa instrumentation, sa planta? 3 to 15 PSI. O, ilalagay mo dito, tinan mo. So, lagay mo rito, 3 PSI. Sa maximum niya, ilan? 15 PSI. O, alam mo, makinig ha, you know very well that in between these two points, no, minimum, kasi yan ang minimum sa industry, maximum, ay nandun, in between, nandun yung given, di ba? 12 is between 3 and 15, right? Pag lumipat ka naman sa current, kasi yun ang inahanap na equivalent, ano daw? Pag 3 daw, four. Minimum, meron kang 4 milliamps or milliampere.
Yung maximum naman niya sa industry, kababasa lang natin ay? 20, sir. 20, o yan. So, ang gagawin mo dyan, edi mag-i-interpolate ka. Tinan mo, paano mag-interpolate? O, kung dito ka nagsimula, yan. Tapos, yan. No? Eh, i-minus mo, di ba? Ma-minus yan. Dito, tapos, dito. O, tinan natin, ha? So, ibig sabihin, dito sa numerator, 12 minus 3 PSI over, ilan? 15 minus? Minus 3. 3. Diba? Equals, kasi equation yan eh. Kung paano mong ginawa sa kaliwa, now whatever you did, whatever you do in the left, i-mirror mo lang, copy mo lang, x minus 4 milliamps, 4. 20 minus? 20 minus 4. 4 milliamps. No? So dito, dahil puro milliamps yan, o cancel, dito pa, dahil puro ano yan, no? Maka-cancel mamaya. Pero ang point ko lang, tinan mo muna yung value natin, no? So, tuloy natin dito. 12 minus 3, ilan? 9? 9. Tama ba? 9 ba? 12 minus 3? 10, 11, 12. Diba 9? 12 minus 3? Tapos, eto, 15 minus 3, ilan? 12. Ito naman ay x minus 4. Siyempre, wala kang magagawa dyan. Ito, 20 minus 4 is? 16. O, ito, i-ano natin to? I-LCD natin. Divided by 3, ilan? 3. Divided by 3, 4. Tama ba? 9 over 12 is also equivalent to 3 over 4, no? So, 3 over 4 times 16 equals x minus 4. 16 divided by 4? Ilan? 4. 4 times 3? 12. Equals x minus 4. Diba? So, ang anong gagawin natin dito? X plus 4. Equals 12 plus 4. Ilan yun? 16. 16 milliampere. Right? Yun. O, diba? Tama lang, kasi 4 to 20, dapat yung sagot mo in between 4 and 20. Hindi ka pwedeng 25, 24, hindi ka naman pwedeng 3. Dapat in between sa minimum at maximum. So, ang sagot natin, ano yaw? Ano daw? 16. No? So, ibig sabihin, no? Maliwanag ba yan? Habang dumadaloy ang ganitong pressure, alam mo na ang current na inaasahan mo sa system o sa piping ay 16. Diba? So, pwede mo rin i-convert yan ng mga temperature. Halimbawa, at this point, ang temperature ay 0 to 100. Depende lang. O, makukuha mo dyan kung anong temperature or flow, no? Sa pamagitan lang ng mga tinatawag na interpolation tsaka yung mga standard values. Okay? So, yun lang ang gusto kong bigyan ng pansin, no?